after this, gusto ko lang umpisahan, no, na gusto kong sabihin na we are not making this video or this reaction out of hate. Kung naalala niyo po, no, kung isa kayo sa mga early viewers ko talaga, isa sa mga pinakasinuportahan ko talaga yung pagre-react sa Fourth Impact kasi gustong-gusto ko talaga sila. In fact, hanggang ngayon, nasa playlist ko pa yung mga kanta nila, pinakikinggan ko sila. Pero medyo nadidisappoint ako sa kanila recently. More importantly, dahil dito, ngayong araw nakita ko to, binigay sa akin tong issue na to. May issue sila regarding sa mga alaga nilang aso. At aalamin natin yan ngayon. Bago po tayo magpatuloy ha, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. At sa dulo rin po ng video na to, papakita na natin yung winner ng ating February. February winner natin ng 1,000 Gcash giveaway. Way kaya manood kayo. Anyways, ito yung sumisikat na issue nila ngayon. Sabi, Fourth Impact draws flak over fundraising for Dreamland of 200 dogs. Ang ngayon, sabi ko, anong issue? 200 dogs? Baka naman shelter to. Nilinaw sa akin, no, na hindi pala shelter to. Dogs talaga nila yung 200. Sabi, paano? Hala, paano maalagaan yung ganun? Yun pa lang, medyo nagre-raise na ng red flags. No? Pero mayaman naman itong mga tao na to, no? May mga projects sila sa kung saan-saan, may projects sila overseas. So, giving them the benefit of the doubt, I think kaya naman nilang alagaan. Pero titignan natin ngayon kasi ang dami ko rin nakitang mga problema. Sabi dito, irresponsible pet ownership. Totoo, lalo na kung hindi mo maalagaan isa-isa. Isa din sa nakita kong problema doon, no? Hindi mo naman sila mabibigyan ng pagmamahal. Yung 200 na aso, unlike kunyari ilan lang yung aso mo, syempre iba pa rin yung ikaw talaga yung nagpaalaga, diba? Hindi yung parang naman mass production, yun na naisip kong term eh. And ridiculous daw. This is how social media users have been describing the fundraising campaign of Filipino girl group Fourth Impact for the construction of the Dreamland of their 200 dog. Nakakaloka. Miski ako naloka ako kasi talagang sobrang red flag talaga at sobrang ekis talaga nitong gusto nilang i-push. Ang daming layers ng problema dito. Babasahin natin isa-isa yung mga pangyayari na yan. O, ito, may mga comments sa Reddit. Inbred pa yung mga aso. Ako hindi ko ma-confirm dahil wala akong makitang post nila. Pero mamaya aanin natin, hindi po talaga ma-okay yung mga inbred po talaga. Hindi dapat siya ginagawa, no? Opportunity na rin to para sa mga nanonood sa atin ngayon. Hindi dapat. No? May mga genetic diseases talaga. Miski sa tao, kaya pina-frown na pa ng incest dahil dyan sa ganyan mga bagay. X talaga yan, te. O, eto. Agree sa very irresponsible. Pinarami yung dogs tapos hindi maalagaan. Tapos hihingi ng pampakain online. Yan yung dalawang problema na nakikita kong pinag-uusapan talaga ngayon. Una yung irresponsibility sa mga aso. Pangalawa, parang naglilimos daw sila ng pambili ng bahay. They are basically asking, please buy us a new home with an excuse na because of their dogs from the expense of their fans and other animal lovers. Pagkukuha ka ng aso, it's your responsibility. Lahat yan simula umpisa hanggang dulo. Kailangan iniisip mo na, mapapakain ko ba to? Mabibigyan ko ba ng tamang tahanan? Hindi lang sa aso, te! Pati mga anak, lahat ng buong pamilya mo na pinapapasok mo sa tahanan mo, kailangan isipin mo yung ganung mga bagay. Mapapakain ko ba? Mabibigay ko ba lahat ng pangangailangan? And obviously, may mali. Isipin mo nakakaawa kasi 200, mai-stress lahat ng mga yun, de. Wala nakikipag-usap siya kanilang mga tao, di ba? Hindi mo naman makakausap ng isa-isa yan, eh. Yung 200 na yan, eh. Nakakaawa talaga! Pasensya na, sobrang irresponsible, sobrang eki sa akin ng Fourth Impact ngayon dahil sa ginawa nilang to. Basahin pa natin, ha? Di nga mapagkakatiwalaan na mag-alaga ng 5 aso, sabi! Tas gusto pa nila $100,000. May nakita akong 150K, may nakita akong 100. Hindi ko ma-confirm to, sinasabi ko lang sa inyo ha. Pero yung GoFundMe nila ngayon, 10K na lang yung hinihingi nila. Inbred, siguradong di dinadala sa vet. Yun pa, siguradong hindi naaalagaan isa-isa. Dapat yun kinukuha na lang yung mga aso. Or bilang isang responsabling owner, yung anong tawag, ipakapon, yun ba yung tawag? Ipakapon, di ba? Ganun din ako sa pusa ko, ayoko mabuntis kasi kawawa naman, anong mangyayari? Ipapatapon yung mga anak, di ba? Nakakaloka. Sabi dito, oh, ibang level din mag-scam yung magkakapatid na yan. Mamaya, Diyos ko, these sisters, kailangan ata magpa-psychiatry sa mga yan. Mukhang may problema sila sa pag-hoard ng shih tzus. Anumang sobra ay nakakasama and hoarding yung
ginagamit nilang technical term dito, pasensya na hindi ako vet, pero may mga ganyan silang term na ginagamit. Imbis na i-rehome, namamalimos ng pambili ng lupa para sa mga aso nila. 5.5 M daw yung 100K. Diyos ko, magkano yung 150? Mga 9M. Tama ba ako? Hindi ako nagkakamali. Sabi, bakit ginagawang giveaway yung mga aso daw? Hala, mamimigay kami ng 8 dog ngayong Pasko dahil nasa 800K subscribers. Alam mo, Ten, wala ka ako, ha? Nagngangat-ngat ng sarili si Snowy. Pag umaalis ako, nade-depress. Kaya minsan masama sa loob kung umalis or kung aalis man ako talaga, mag-aalaga talaga. Nandiyan yung mga kapatid ko para hindi... Mahal na mahal tayo ng mga alaga natin. Sobrang mahal tayo ng mga alaga natin. Imaginein mo, no, mahal na mahal ka, tapos pamimigay ka. Tapos yung pagbibigyan mo, pamimigay din sila. Kawawa yung mga aso, te. Tapos ginawang giveaway, te. Mag-like at share at post. Kawawa yung dogs, te. Sana GCash na lang yung pinag-giveaway. Comment, serious buyers only. Ayun, binibenta rin pala nila. Eto ha, maaari kayong magalit sa akin, pero hindi ako sumusuporta sa mga nagbibreed para ibenta. Hindi ako suporta. Kakawawa yung mga aso, ginagawang business. Pwede kayong magalit dyan sa sinabi kong yan, pero... I don't think na mahal mo talaga yung aso, no, yung mga pets, ginagawa mo silang business. Kung ako ha, gawin natin at sa punto ng buhay natin na kahit mag-adapt tayo or mag-rescue tayo ng isang aso. Yan yung ano ko eh, goal ko rin sa buhay ko. Yung kapatid ko, meron silang aspin ngayon. Pangalan Heb Abby. Makita natin yung post yan. Ganun kasi talaga dapat eh. Diba, ang dami ng mga aso na kailangan ng pagmamahal. Bakit magdadagdag ka pa ng gagawin mong business? Nalulungkot ako! Nalulungkot talaga ako. Ito ng mga veterinarians. Ang dami nila nagko-comment ngayon dito. Sa totoo lang, nakikita ko lahat ng comment talaga, puro vets. At dapat pakinggan natin, sila yung may alam eh. Do not support backyard breeding and inbreeding. Sinabi ko na kanina, wag talaga po. Sa dami ng nahihirapan sa mga shelters at rescuers, panibagong problema na naman to, panibagong issue na naman to na bukas dito. Nakakalungkot na makakita ng ganitong sitwasyon. Pure breed dog na nagsimula sa 5, ngayon 200 na. Imaginin mo paano naging 200 yun. Ang pagpaparabi ng mga alagang hayop through mating sa sariling bahay na walang kaukulang permit ay tinatawag na backyard breeding. Ayun pala yung tamang term, backyard breeding. Paki-correct ako sa sinabi ko kanina. At ito po ay illegal, no? Lalo na kung ang mga ito ay ibinibenta or pinagkakakitaan. Ang inbreeding naman ay pagtatalik sa mga magkapatid or magulang na nagiging resulta ng mga sakit. O, alam na natin yan. Sa laki ng problema natin sa stray population at animal welfare abuses, huwag na sana tayong dumagdag pa, sabi niya. Ito na yung ano, dreamland for our Shih Tzu dogs. Ayan, yung post nila. Ang dami ng mga dogs, kawawa, kawawa. Sa picture, syempre nakaayos. Pero imaginein mo pag wala na silang pakialam. Feeling ko wala talaga, business talaga nila eh. Sinabi naman kanina sa post, binibenta nila. 825 USD, mga 40K, 45K, ganyan. 40 to 50K, nakuha na nila. Grabe, sobrang ekis, ang daming ekis nito. So many levels talaga. Nakakaluko, kawawa naman. Ito yung sabi nila ha. Our journey with our beloved dogs began with a gift from our fans. 5 precious Shih Tzus. Over time, dumami daw. At hindi na nila naaalaga na maayos. May sinabi pa dito, no? Our neighbors raised concerns about the noise, prompting us to make the heartbreaking decision to temporarily separate some of our dogs, particularly the males, from our home. So, disappointed lang din ako sa 14 pack. So, kung nanonood kayo, sana, wala pa silang, ano ha, wala pa silang sinasabi at this point, pero sana matuto sila. At kung gusto talaga nila na ayusin itong ginawa nilang gulo, ipamigay nila sa mga nararapat pagbigyan ng mga aso na yan. Hindi pagkakitaan. Anyways, ang bigat ng video natin ngayon. Sana ay may natutunan kayo kahit papaano. Ako may natutunan ako dun sa tamang term, no? Yung backyard inbreeding na tinatawag. Sana may natutunan tayong lahat ngayon dito. Anyways, para sa ating question of the day, ano masasabi mo dito sa ginawa ng Fourth Impact? X ba yung ginawa nilang yan? So, yun lamang po. Ito si Carrie the Third.